Magandang araw! Welcome sa isa na namang pag-aaral ng Aralin. Ako si Teacher Lai, ang iyong magiging guro ngayon sa Math 2. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa properties ng addition, kung saan ipinakikita ang iba-ibang paraan ng addition na commutative, associative, at identity para sa ika-anim na linggo ng unang markahan. Sa katapusan ng aralin na ito, ikaw ay inaasahan na mailalarawan ang mga properties of addition na commutative, associative, at identity. Maia-apply ang bawat properties of addition sa angkop at kaugnay na mga sitwasyon. Bago tayo magsimula, ay magbalik-aral muna tayo. Sulat ang kabuuang bilang ng mga sumusunod. Una, 8 plus 3. Kung ang iyong sagot ay 11, tama ka! Number 2, 5 plus 7. Kung ang iyong sagot ay 12, correct! Number 3, 9 plus 4. Kung ang iyong sagot ay 13, check ka dyan! Ika-apat, 6 plus 9. Ang iyong sagot ay 15? Very good! Ika-lima, 7 plus 10. Ang iyong sagot ay 17? Magaling! Basahin at unawain mabuti ang maikling kwento. Ang pamilya ni Mang Ambo. Tuwing araw ng linggo, nagsisimba ang mag-anak ni Mang Ambo. Ngayong linggo ay binilan niya ang kambal na sina Jack at Jim ng tiglimang lobo. Bumili rin siya ng apat na mangga, tatlong mansanas at dalawang bayabas. Bago umuwi ay bumili rin siya ng limang kandila na nakita niya sa labasan. Bibili pa sana siya ng sampagita, ngunit naubos na ang paninda sa labas ng simbahan. Masayang umuwi ang pamilya ni Mang Ambo. Mga tanong, anong pag-uugali ang ipinakita ng mag-anak ni Mang Ambo? Ang sagot mo ba ay madasalin? Tumpak ka dyan! Ikalawang katanungan, ano-ano ang mga binili ni Mang Ambo? Wow! Mahusay kang sumagot! Bumili siya ng tiglimang lobo ni na Jack at Jim, apat na mangga, tatlong mansanas, dalawang bayabas, at limang kandila. Tignan at pag-aralan ang larawan. Si Jack ay may tatlong lobo sa kanang kamay at dalawa sa kaliwa. Si Jim naman ay may dalawang lobo sa kanang kamay at tatlo sa kaliwa. Si na Jack at Jim ay may tiglilimang pirasong lobo. Pansinin ang mga bilang na pinagsama. Si Jack ay may 3 plus 2 equals 5. Si Jim naman ay may 2 plus 3 equals 5. Makikita natin na ang pagpapalit ng posisyon ng mga bilang ay hindi na kaaapekto sa sagot o sum nito. Ang tawag sa mga bilang na 3 plus 2 o kaya ay 2 plus 3 ay addends. Ang tawag naman sa 5 ay sum, total, at kabuuan.
Ang tawag sa prosesong ito ay commutative property of addition, kung saan kahit pagpalitin ang mga addends, ang sum o ang kabuuan ay hindi nagbabago. Iba pang halimbawa, 4 plus 6 equals 10. O kaya pagpalitin man ang pwesto ng addends, gawing 6 plus 4 equals 10 pa rin. Next, 7 plus 8 equals 15. O kaya ay 8 plus 7 equals 15. Alinmang bilang ang unahin sa addends, 8 o 7, ganun pa rin ang sum. Narito naman ang mga bilang ng prutas na binili ni Mang Ambo. Pinapakita sa larawan ang pagpapangkat o groupings ng mga prutas. Sa unang pangkat, makikita natin na magkasama ang mangga at mansanas. Kaya ito ay 4 plus 3 sa loob ng parenthesis, plus 2 para sa bayabas. Ang 4 plus 3 ay nasa loob ng parenthesis. Sila ang magkapangkat, kaya ito muna ang unahin nating i-plus. So, 4 plus 3 ang sagot ay 7 plus 2 equals 9. 7 plus 2 equals 9. Sa ikalawa namang pangkat, magkasama naman ang mansanas at bayabas. Ito ay 4 plus 3 plus 2. Ang 3 plus 2 naman ngayon ang magkapangkat. Sila ang nasa loob ng parenthesis. 4 plus 3 plus 2, ipa-plus muna natin, equals 5. So, 4 plus 5 equals 9. Nakikita natin na kahit nagbago o pagpalitin man ang magkagrupo ay nananatili pa rin ang sagot at hindi nagbabago. Ang tawag sa prosesong ito ay associative property of addition. Ang associative property of addition ay kapag ang dalawa o higit pang bilang ay pinagpangkat-pangkat gamit ang simbolo ng parenthesis, ang sum o ang kabuuan ay pareho lamang. Iba pang halimbawa, 5 plus 3 plus 6, ang magkapangkat ay 3 plus 6. Sa kabila naman, ang magkapangkat ay 5 plus 3 plus 6. 5 plus, kunin muna ang kabuuan ng 3 plus 6 na nasa loob ng parenthesis equals 9. So, 5 plus 9. Sa kabila naman, kunin muna ang sagot sa nasa loob ng parenthesis na 5 plus 3, ang sagot ay 8 plus 6. 5 plus 9 equals 14. At sa kabila naman, 8 plus 6 ay 14 din. Tignan at pag-aralan ang mga bilang ng kandila na binili ni Mang Ambo. Ang unang kahon ay ang kandilang nabili ni Mang Ambo. Nakabili siya ng 5. Plus, ang ikalawang kahon naman ay ang sampagitang hindi nabili dahil ubus na, kaya ito ay 0. Equals, ang kabuuang bilang ay 5 plus 0 equals 5. Pinagsamang bilang ng kandila at ang sampagita, ang kabuuang bilang nito ay 5. Ang larawan ay nagpapakita ng identity property of addition. Ang anumang bilang na idadagdag sa 0, ang sagot nito ay ang bilang na idinagdag sa 0. Iba pang halimbawa, 0 plus 34 equals 34. 98 plus 0 equals 98. Dumako na tayo sa ating mga gawain. Unang gawain. Unan ang nawawalang bilang para maipakita ang commutative property ng addition. Isulat mo ang iyong sagot sa kwaderno. Bibigyan kita ng timer para magawa mo ito. Maari mo ring ihinto muna ang video habang ikaw ay nagsasagot. Thank you.
Tama mo rito ang iyong mga sagot. Number 1, 3 plus 2 equals 5. Sa kabila naman ay 2 plus 3 equals 5. Kalawa, 6 plus 3 equals 9. Sa kabila ay 3 plus 6 equals 9. Number 3, 1 plus 2 equals 3. Sa kabila naman ay 2 plus 1 equals 3. Number 4, 4 plus 3 equals 7. 3 plus 4 equals 7. Number 5, 2 plus 3 equals 5. Sa kabila naman ay 3 plus 2 equals 5. Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Ang galing! Dumako na tayo sa ating ikalawang gawain. Tambal ang pinagpalit na groupings ng mga addends sa hanay A patungo sa hanay B para ipakita ang associative property of addition. Isulat ang titik ng tamang sagot sa kwaderno. Number 1, 2 plus 4 plus 6. Ang mga pagpipilian sa hanay B ay A, 6 plus 9 plus 7. Letter B, 1 plus 5 plus 4. Letter C, 5 plus 3 plus 1. Letter D, 8 plus 6 plus 4. Letter E, 2 plus 4 plus 6. Ang iyong sagot ay letter E. Tama ka! Magkasama sa una ay 4 plus 6. Sa ikalawa naman ay 2 plus 4. Number 2, 5 plus 3 plus 1. Ano ang kapareho nito sa hanay B? Para maipakita ang associative property of addition. Kung ang iyong sagot ay letter C, correct ka dyan! Number 3, 8 plus 6 plus 4. Ang pinangkat dito sa una ay 8 plus 6. Ano ang dapat na susunod na ipapangkat? Kung ang iyong sagot ay letter D, magaling! Number 4, 6 plus 9 plus 7. Kung ang iyong sagot ay letter A, tumpak ka! Number 5, 1 plus 5 plus 4. Ano ang dapat na kaparehan nito sa hanay B para maipakita ang associative property of addition? Ang iyong sagot ay letter B. Very good! Tama! Tumako na tayo sa ating ikatlong gawain. Hanapin ang nawawalang bilang para maging tama ang identity property of addition sa ibaba. Sulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, 345 plus blank equals 345. Anong bilang ang dapat na nasa patlang para maipakita ang identity property of addition? Kung ang iyong sagot ay 0, mahusay! Number 2, 0 plus blank equals 600. Kung ang iyong sagot ay 600, check na dyan. Number 3, blank plus 39 equals 39. Ang sagot mo ba ay 0? Tama! Number 4, 216 plus 0 equals blank. Ang dapat na sagot dito ay 216. Nakuha mo ba? Magaling! Ang huli, number 5,
674 plus blank equals 674. Anong bilang ang dapat na sagot? Ang sagot mo ba ay 0? Kahanga-hanga ka! Tandaan natin, properties ng addition. Commutative property ay pagpapalit ng posisyon ng mga addends, ngunit ito ay hindi nakakaapekto o hindi nababago ang sagot. Associative property ay pagpapalit ng groupings ng addends, ngunit ito ay hindi nakakaapekto o hindi nababago ang sagot. Identity property. Anumang bilang na idadagdag sa 0, ang sagot ay ang bilang na idinagdag sa 0. Pagpatuloy natin ang ating mga gawain, isagawa. Piliin sa kahon ang ginamit na property sa mga sumusunod na addition sentence. Sulat sa kwaderno ang titik ng tamang sagot. Ang ating mga choices sa loob ng kahon ay A, commutative property, B, associative property, C, identity property. Number 1, 12 plus 3 plus 5 equals 12 plus 3 plus 5. Maliwanag na ba sa iyo ang mga properties of addition? Anong property of addition ang may pagpapangkat-pangkat ng addends tulad nito? Kung ang iyong sagot ay letter B, very good! Number 2, 254 plus 12 equals 12 plus 354. Nagpalit ng posisyon ang addends. Anong property ng addition ito? Ang iyong sagot ay letter A. Thumbs up sa iyo! Number 3, 24 plus 0 equals 24. Anong property of addition ito na kahit anong bilang ang idagdag sa 0, ang sagot ay ang original pa rin na bilang? Ang sagot mo ba ay letter C? Correct! Number 4, 0 plus 156 equals 156. Ang sagot mo ba ay letter C? Good job! Number 5, 614 plus 123 equals 123 plus 614. Ano ang tawag sa property of addition na nagpapalit ng pwesto ang mga addends? Ang sagot mo ba ay letter A? Mahusay! Tayahin! Lagyan ng check ang iyong papel kung ang addition sentence ay wasto ayon sa property of addition na nakalagay. X naman kung mali ang addition sentence. Number 1, 0 plus 15 equals 15. Ito ba ay halimbawa ng identity property? Kung ang sagot mo ay check, tama! Kalawa, 183 plus 0 equals 183. Halimbawa ba ito ng commutative property? Ang sagot mo ba ay X? Tumpak! Number 3, 27 plus 13 sa loob ng parenthesis plus 65 equals 27 plus 17 plus 55 sa loob ng parenthesis. Ito ba ay tamang halimbawa ng associative property? Kung ang iyong sagot ay X, magaling ka! Mali dahil iba ang addends sa ikalawa. Number 4, 289 plus 31 equals 289 plus 31. Ito ba ay commutative property? Ang sagot mo ba ay X? Napakahusay mo! Mali dahil hindi nagpalit ng posisyon ang addends. Number 5, 138 plus 86 equals 86 plus 138. Ito ba ay commutative? Kung ang sagot mo ay check, correct ka dyan! The
Dumako na tayo sa ating pang mga karagdagang gawain. Kumpletuhin ang addition sentence sa pamamagitan ng paglalagay ng angkop na bilang sa patlang batay sa ginamit na addition property. Isulat ang sagot sa kwaderno. Number 1. 18 plus blank equals 3 plus 18. Kung ito ay commutative property, ano ang nawawalang bilang? Kung ang sagot mo ay 3, check ka dyan. Number 2. 26 plus blank equals 26. Kung ito ay identity property, ano ang tamang sagot sa patlang? Ang sagot mo ba ay 0? Correct ka dyan. Number 3. 15 plus 7 plus blank sa loob ng parenthesis equals 15 plus 7 sa loob ng parenthesis plus 9. Kung ito ay associative property, ano ang dapat na sagot? Kung ang isinulat mong sagot ay 9, tama! Number 4. 11 plus 4 sa loob ng parenthesis plus 5 equals blank plus 4 plus 5 sa loob ng parenthesis. Ano ang nawawalang bilang kung ito ay associative property? Kung ang iyong sagot ay 11, correct ka dyan. Number 5. Blank plus 0 equals 47. Ano ang nawawalang bilang kung ito ay identity property? Ang sagot mo ba ay 47? Tumpak ka! Maraming salamat sa panonood. Sana'y may natutunan ka ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!